Hello guys! Kamusta kayong lahat? Welcome back muli sa ating channel. Madalas niyong maririnig sa aking mga intro na isa rin akong public school teacher. Kaya hindi maiwasan na may mga nagre-request kung papaano yung mga gagawin nila ngayong no, sa online class. Kaya ngayon ay pagbibigyan natin yung mga request na yon at ang ituturo ko ngayon sa inyo ay tungkol sa yung pinakamadali na explanation kung paano gamitin ng mga teachers and ng mga estudyante yung Google Classroom. No, kung paano natin ito magagamit ngayong pandemic no, sa ating mga klase. Kaya tapusin yung video na to at sigurado akong matututunan nyo kung paano ito gamitin. Okay, so simulan na natin yung pag-re-record. And anyway, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. No, kaya subscribe na kayo sa ating channel. No, maraming salamat at naka 700 plus na tayo subscribers. Salamat dun sa mga nakapag-subscribe na sa atin. At dun sa mga hindi pa, para makapanood kayo lagi ng mga ganitong videos, ay i-hit nyo na yung subscribe button, yung red. No, pati na yun na rin yung maliit na notification bell. No, para yung all ha, yung all. Para updated kayong lagi sa aking mga upload. Dahil 2 to 3 times a week ay nag-upload tayo ng mga videos, mga tutorials, na sigurado akong marami kayong matututunan. Okay, so proceed na tayo dito sa ating computer. No, sa ating computer. Okay, so i-re-record lang natin yung ating screen. No, para ma-explain ko sa inyo ng maayos. Okay, i-start na natin yung pagre-record. 1, 2, 3, start. Ngayon, dito sa Google Classroom, since ang atin yung gagamitin na web application ay product ng Google, ang kailangan requirements dito ay meron kang account sa Google. No, at para kayo makagawa nun, no, kung bago pa lang kayo na magkikreate ng account, ay kailangan pumunta tayo sa Google. Ayan, ako meron na akong account. No, ayan. May mga account na tayo sa Google. May account ako sa sarili kong page ng aking printing shop at sa aking pagbablog. Ngayon gagamitin ko itong sa aking pagbablog. No, na Google account. So, dapat meron ka ditong naka-sign in. Kung wala, ay mag-sign in tayo. No, sign in yung nakalagay. O, parang ganito. Wait lang. Okay, yan. Kapag wala pa ko yung account, ganito yung mangyayari. No, sign in. And hihingan kayo ng account dito. No, kaya kailangan nyo mag-sign up kung wala pa kayong Google account. Pero sa tingin ko naman, karamihan naman siguro sa atin ay mayroon ng Google account. Yan. So, ganito. Oh. Yan. Mag-create tayo dito ng account. No, kung hindi pa kayo marunong nito, mayroon akong tutorial no, kung paano mag-create ng YouTube channel. Same lang yung process nito kasi ang YouTube ay web application din ng Google. No, at meron ako kung paano mag-create ng Google account. So ilalagay ko lang po yung link sa baba sa description, no, panoorin niyo na lang 'yon. Okay. Okay, so proceed na tayo, no, dito sa ating Google Classroom. At sabi ko nga ay isa itong web application ng Google, kaya dito natin 'yan makikita sa mga box na 'to. Ito yung pinaka lahat ng apps ng Google. And so i-scroll niyo lang, no, napakarami nilang apps. At ang maganda sa Google Classroom ay naka-integrate siya sa ibang mga apps natin. No, ng Google. Ito, hanapin nyo tong parang blackboard na icon. Yan, may nakalagay naman, Classroom. Yan, i-click nyo lang yan. 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 Pag nakapasok na kayo dyan, mapupunta kayo sa pinaka-window na to.
At ito yung ating user, no? Username ko, and ito yung aking email address. And continue lang. Continue. Yan, ngayon, yan, may guide naman kung paano. Ito may arrow. Yan. So, i-click nyo lang to, create or join class. So, dahil nga teacher tayo, kapag teacher tayo, create class. Yan, and I have read and understand, no? Itong privacy agreement. I-check nyo to. I-check natin to, and then continue. Yan, ngayon, ay magki-create na tayo ng ating class. Okay, una, class name. So, halimbawa ay lalagay ko na lang grade 8. Yan. And sa section naman, halimbawa, gagaya ng mga naging estudyante ko dati, Charles Darwin. Yan. Subject nila sa akin ay computer. Yan. And yung room, no, pwedeng ilagay lang natin kahit ano, computer lab 2. Yan. So, example lang yan, ha. So, pwede nyong kahit ano yung ilagay nyo dyan. Yan. And then, next, create. Create na tayo. Itong linawin ko, ha, yung ginagawa natin ngayon ay para sa ating mga teachers. No, para sa mga teachers to, hindi to sa mga estudyante. Kaya nga, create class yung ginawa natin kanina. Okay, ngayon, dito na tayo sa inyong Google Classroom. No, at kung makikita nyo, ito yung code. Ito yung napakahalaga. No, yung class code na yan. Na ito yung gagamitin ng mga estudyante para makapasok sila sa classroom mo. No, kaya i-open mo yan. I-copy mo to. Copy. Yan, and ilagay mo dito sa notepad. Right click ka lang sa desktop, new text document. Yan. Halimbawa, SAC Charles Darwin. Yan. And then, paste mo dyan. So, ito yung code nila. No? Isisend mo yan sa mga estudyante mo para makapasok sila sa classroom mo. Okay. So, mamaya, ituturo ko kung paano sila makakapasok. And, dito, may portion dito na ito, pwede mong palitan to ng picture ng section halimbawa ninyo. No? And ang pinakamahalaga dito, itong sa classwork. Yan. Kasi dito ka magki-create ngayon ng mga task ng iyong mga estudyante. Okay, halimbawa, create. Yan, pwede kang magdagdag ng assignment. Quiz. Pwede kang mag-question sa kanila. Essay type. No? And pwede ka rin mag-add ng material. Sa material, yun ay mga file, no, na pwede mong i-add. Ito. Yan, pwedeng galing sa mga Google Drive, no, pwedeng link, YouTube video, or pwede rin na file mula sa computer mo, i-upload mo dito. No. Yan, select mo lang from your device, no, and halimbawa, itong file na to, yan, so meron ka ng attachment and upload. So, ganun lang mag-add ng material. Dito naman sa mga assignment, yan, i-fill out mo lang yan. Yung title ng assignment mo, halimbawa ay research about story of computer. Yan. Tapos sa instruction naman, bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay na instruction. And dito, pwede kayo mag-add rin ng mga file, no, kagaya nung kanina. Okay? And sa points, yan, ito ilalagay nyo rin kung ilang points. Kung maganda, maglagay din kayo ng deadline, no, para magawa nila on time yung mga task. Yan. So, gawan nyo ng deadline. Yung time, may time pwede rin. Okay, edit nyo na lang. Okay? And then, assign. Yan. So, meron na kayong assignment. Yan. So, ito, makikita na to ng mga estudyante mo na naka, halimbawa, dito sa people, ikaw yung teacher, ako yung teacher, student, wala pa akong estudyante. No, kaya nga, isisend natin tong code na to sa kanila, no, para makasali sila dito. Okay? And, sa grades naman, since wala pa nga tayong estudyante, wala pang grade. No?
wala pa tayong grades. Yan, ganun lang kadali, no? Sa classwork, kayo nang bahala dyan. Explore nyo na lang itong mga to. No, magpipill up lang naman tayo, mag-upload tayo ng mga required na files na kailangan ng ating mga estudyante. Yan, so ganun lang. So ngayon, proceed na tayo dun sa mga estudyante. No? Okay, so magsi-sign out na ako dito. Sign out tayo. Okay. Yan. So ngayon, bilang estudyante naman tayo, no? So gagamitin ko itong email address ng aking printing shop, no? Gagamitin ko siya. Yan. Ngayon pupunta tayo sa classroom. Yan. Ngayon meron na akong in-add kaninang section. Pero ngayon ang gagawin natin ay mag-add ako ng panibagong class bilang estudyante. Yan. So join class. Yung kinopyan nyo kaninang code ito. Bawa ako na bilang estudyante na bigyan mo na ako nito. Lalagay ko lang to dito. Paste and then join. Yan. Pwede nyo rin tong i-share tong video na to sa mga estudyante nyo para malaman din nila kung paano. Ayan, so bilang estudyante, ayan, ang makikita ko lang dito ay classwork tsaka people. No, wala na yung mga grades kasi nga yung grades ay para lang sa mga teachers yun. No, kaya ito yung assignment, ayan, mag-research about sa computer. Ayan, bilang estudyante, ang pwede kong gawin ay mag-add ako dito ng documents, file. Ayan, ang maganda dito, pwede silang gumamit din ng mga Google application nga. At ang teacher din pwede rin gumamit. Ayan, pwedeng mag-add tayo ng document, slides. Ito yung mga parang PowerPoint pag sa Microsoft Office. And ito naman yung sheets, parang Excel, no, pagka sa Microsoft. Okay? So yan, pwede silang mag-add yan ng mga file na kung saan nakalagay yung mga answer nila. Halimbawa, no? And pwede rin silang mag-comment ng private, no, teacher lang yung makakabasa. Andito naman yung sa class, no, pwedeng mag conversation yung teacher and mga students, no, dito. Okay, so yun lang yung basic natin ng Google Classroom. And I hope merong natutunan yung mga teachers natin and yung mga students na mag-online class ngayon. No, kasi para sa akin, ito yung isa sa pinaka-effective na web application na subok na talaga, no, ng matagal na panahon na sa mga online class. No, kasi wala pang pandemic ay ginagamit na talaga to. So hanggang dito lang muna yung video natin. Dito ko na muna tatapusin to. And I hope meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga tanong, ay pwede kayong mag-comment down below para masagot ko rin yung inyong mga katanungan. No? At para makapanood pa kayo ng mga video na kagaya nito na about sa mga online class, no, mga tips, yung mga applications, computer and web applications na pwede nating magamit sa online class, ay i-hit nyo na yung subscribe button, pati na rin yung tiny notification bell para updated kayong lagi sa aking mga upload. No, kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload nga ako ng mga videos na sigurado akong marami kayong matututunan. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.